sinamahan ko pala dito yung ex ko, nag-deliver ng item. Kasi hindi muna kami makapagtrabaho ng papa ko dito sa tindahan na ginawa ko para sa magulang ko. Dahil yung anak ng kapatid ko na hospital, tapos sila yung nagbantay. Kaya sinamahan ko na lang yung ex ko mag-deliver kasi gusto niya magpasama sa akin. Kasi maraming nag-order sa kanya ngayon, kaya sinamahan ko na lang. Mahirap kasi mag-deliver kung siya lang mag-isa. Kasi hindi siya marunong mag-drive ng motor, tapos iba-ibang area yung deliveran niya. Sa mga nagtataka pala bakit sinasamahan ko yung ex ko, bakit nagsasama kami palagi? Nagsasama kami palagi ngayon dahil sa anak namin. Hindi na kami nagsasama ngayon para sa aming dalawa. Mas inuuna kasi namin iniisip yung anak namin. Hindi kasi namin gusto yung anak namin maging katulad sa iba. Na kung maghihiwalay yung mga magulang, kawawa yung anak. Ayaw ko makita sa anak ko na broken family kami. Mas gusto namin ganitong setup kahit wala na kami, makikita sa anak namin buo pa rin kami. Alam ko marami magko-comment dito na video magsasabi na magbalikan na lang kami ng ex ko kasi makikita dito na video na okay kami ng ex ko. Tapos sasabihin na para sa anak na lang magbalikan kami. Para sa akin lang talaga, hindi pwede na para sa anak lang namin magbalikan kami. Tapos buo na talaga yung desisyon namin na hindi na kami magbalikan. Okay na sa amin na magtutulungan na lang para sa anak namin. Ang pagsasama kasi na mag-asawa hindi pwede dahil sa anak lang. At hindi rin pwede dahil okay lang kayo. Maraming kailangan para magsama talaga yung mag-asawa. Para sa aming dalawa, hindi talaga kami yung para sa isa't isa na panghabang buhay. Kaya sa mga followers ko at mga subscriber ko, unawain na lang ninyo yung gusto namin. Basta importante sa amin ngayon na makikita yung anak namin na masaya. Tapos maibigay namin yung kailangan niya. Sa mga nagsasabi pala, dapat hindi raw ex yung tawag ko sa ex ko. Dapat daw yung binabanggit ko yung pangalan ng ex ko. Tinatawag ko siyang ex dahil kung may kasama akong ibang babae, baka sabihin niyo na bababae ako. Yun ang dahilan. Kaya tinatawag ko siyang ex. Dito pala, pangalawang araw na namin to pag-deliver. Kasi hindi namin natapos pag-deliver kasi marami nag-order sa kanya. Sinamahan ko pa rin yung ex ko rito para hindi mahirapan siya mag-deliver. Dito pala na araw, nakalabas na yung pamangkin ko. Pero yung papa ko nagpapahinga kasi napagod sa pagbabantay ng pamangkin ko. Kaya hindi muna talaga kami makapagtrabaho ng papa ko doon sa tindahan na ginawa namin. Yung mga tinitinda pala ng ex ko mga boss, yung alas na silver. Kaya sa mga followers ko na mahilig sa alas na silver, pwede kayong mag-order dito sa ex ko. Yung mga tinitinda pala niya na silver, sobrang mura lang. Tapos legit talaga na silver. Pero kung gusto niyo ng gold, pwede kayong umorder doon sa pinsan ko. Legit talaga na gold yung binibinta niya. Ito pala yung page ng ex ko at ito yung page ng pinsan ko. Pagkatapos pala namin mag-deliver, dito bumili kami ng pagkain ng ex ko. Ito yung isa sa paborito namin dalawa. Ang tawag pala dito, libuo. Para sa akin, isa to sa pinakamasarap na shell. Sa hindi nakapag-try kumain ito, try nyo kainin. Masarap talaga to. Fresh. Dito lang yan.